Hello, I'm Jacob Montimayo from Vention, and I am the web developer and blockchain developer, and we are inviting you now to join us in our NFT marketplace platform. All of our celebrities, local, Filipino artists ay pwede sumali sa ating NFT marketplace, and all of your work of arts ay pwede natin showcase doon, ipakilala. And then tayo mismo bilang mga Pilipino ay makilala tayo ng ibang mga lahi din naman na gustong ma-appreciate yung ating mga ginawa. Ang ating NFT marketplace ay ilo-launch, at ang unang makikinabang ay ating mga kapwa Pilipino. So join us para sa ating NFT marketplace and makilala tayo mga Pilipino bilang mga malang magagaling at talentado mga artists. Cecil Artiliaga po, taga Angono, member ng Angono Artists Association. Ako po yung secretary and also same time lambana, group artist ng women's dito sa Angono. Ang forte ko is more on realism, flowers, nature, ganyan. Yun yung mga usual na ginagawa ko sa mga painting. Ang favorite medium ko is oil on canvas. I also do portrait pagka yung mga commissioned art. Ayun, yun yung mga ginagawa ko dito sa Angono. Hi, ako si Sara Angela Marie Heneblaso, isang visual artist from Angono Base. Currently, the fifth and first women president of NEO Angono Artists Collective. Ang work ko is a feminist artwork. So, isa siyang personal work ko siya. Visual diary na nagtotalk about dun sa mga experiences ko bilang isang babae at bilang isang victim ng isang masamang experience sa society natin. Yun po yung art ko. Hey Miranda Tuason. So nagsimula ako as full-time artist since nung mag-graduate ako. More than 20 years na. Nag-exhibit din sa mga iba't ibang galleries, Manila, and meron kaming galleries dito sa Angono nga. So nandun yung mga works ko rin. Actually, yung mga works ko, mga nagsimula sa mga underwater images. So nag-evolve siya. I'm Cheska Magalang. I'm a visual artist ng Angono. Ang grupo ko ay Grupo Sabado Angono. Kami yung every Saturday, yung hindi pa pandemic na, nasa SM Angono para mag live sketching. And ngayon, yung grupo ko, nakasalang kami ngayon sa SM Angono Art Walk. Then ang type ng aking art ay decorative art kasi mahilig ako sa makulay and yung lively yung art. Ayun, mahilig din ako sa mga murals. I do murals galing ako Singapore last 2018 and I do murals din po. Okay, ako nga pala si Rembrandt Bocalan, artist, filmmaker at tumang Angono. So, nag-start ako sa painting nung bata pa ako dahil yung father ko as ding artist from Angono. And then when nag-aral ako ng fine arts sa UP, so marami din akong napag-aralan na medium. Sa ngayon, ang medium ko is printmaking, minsan photography, saka minsan installation din. Installation art, video art. Hi po, ako po si Grace Katakutan po ng Grupo Sabado. Art group po from Angono Rizal. Ang pinaka-medium ko po is watercolor po. Ako nga pala si Eric Sousa, taga Angono. Ako si Michael Guzman, taga Angono. Angono Artists Association ang aking grupo. Almost 20 years, more than ako teaching sa president namin ng Angono Artists Association. At si Eric naman ay naging vice at si president na rin ng grupo. So ngayon ako ay bali, ano na ako ngayon sa mga board member namin. Pareho kami board member. Ang mga ginagawa ko, mga contemporary art and medyo experimental. So ako naman ay isang artist, performance artist, sculptor, dancer, saka ang mga gawa ko ay mga surreal, multimedia. Parang nakita ko maganda siyang venue para sa mga artist ngayon, lalo na ngayong panahon na to. Sa Vention, maganda yung kanilang ano, yung konsepto para sa local artists, lalo na nakapokus sila sa
mga Filipino artists? Ang NFT, nagagamit na siya ng mga artists abroad to invest dun sa mga works na gusto nilang mabili sa marketplace. And nakikita ko naman na malaki yung potential niya sa art in terms of promoting the works sa venture. Nakikita ko siya na malaki siyang potential para sa mga artists dito sa Pilipinas. And magandang nasimulan siya dito sa Angono kasi masyado tayong makaluma in terms of way of selling our works. So ang NFT medyo bago sa akin, no? Malamang bago rin sa kanila 'to kapag narinig nila 'tong NFT invention technology na 'yan. So maganda na bukas tayo sa mga ganitong bagay, no? Lalo na sa ngayon, puro online. I like NFT kasi hindi siya malabong sumabog sa flow ng ating pamumuhay. Sa Vention app, excited ako na magkaroon nitong app na to actually. And masabi ko lang sa grupo ko at sa ibang mga co-artists, this is it and keep believing. Ayan. Thank you. Kasi bago pa lang yung NFT, ang pagkakaintindi ko is isang form of cryptocurrency na ginagamit sa pag-purchase ng art or mga graphic design sa gawa ng mga artists sa iba't ibang bansa. NFT para sa akin okay siya, lalo na sa aming mga artists, sa aming mga visual artists, kasi hindi ganun nakikita yung mga ginagawa naming artworks. And ayun, through digital, through NFT, mas makikita siya ng mas maraming tao. Vention app, chinek ko siya kanina and nung nakaraan. Maganda naman yung app. Ganun. Ito, yung nakabikingan namin na makakatulong sa mga artist. Sa mga finance, makapenta. May papasok na pera sa amin. Makakatulong sa kamilya namin. Mga bagong venue sa mga artist, magkaroon ng mga pagkakataon sa digital. Vention would like to launch now the marketplace. Ngayon itong marketplace na to, medyo na-curious ako. That is why sabi ko, pag-aralan na natin kung ano ito. Ngayon, yung pinag-aralan natin, we found it na, wow, it has a potential. Yes. Because this is the trend right now worldwide. Everybody's crazy about NFT marketplace. That's why we're inviting you, our friends, lahat ng artists and celebrities. I'm sure, alam na ninyo kung ano itong NFT marketplace. Ang NFT, sinasabi nila, non-fungible token. We all know that at this time of pandemic, medyo walang museum, walang galleries, diba? O walang exhibits. I feel this is a good venue for the artists and the celebrities to display their masterpiece of arts, di ba? Yes. Kaya there's nothing to lose. Instead of your artworks just sitting in your houses, galleries, in your galleries na wala namang nakakakita, the marketplace, NFT marketplace, I think is the perfect venue right now. This is a worldwide trend and everybody's into online. Kahit ng mga meeting natin, di ba, puro online lang. Yes, yes. And it's high time for artists to level up and learn the technology. Tama. Because, I mean, all of the organizations of artists are finding ways how to thrive right now in this hour, in this time of pandemic. I think this is a good solution. This is the first NFT marketplace for Filipino local artists and celebrities.